Yung video na to ay gagawin ko para sa mga nagtatanong sa akin about dun sa kung paano ako nakapunta dito, mga requirements, agency ko, lahat. Actually, nagawa ko na po ito last year. Pero hindi yata detalyado. So, ulitin ko ulit ngayon at para mabigyan ng kasagutan ang kanilang mga katanungan. Okay. Umpisa natin sa umpisa, okay? Wala po akong ka-idea nung nasa Pilipinas pa lang ako about sa Cyprus. Kasi wala po akong nakikita nagbablog about sa kung ano meron dito sa Cyprus. Ang alam ko lang na maganda yung conversion kasi 62 pesos in 1 euro, di ba? Ang laki. And then Europe, part of Europe, di ba? Diba? Ang ganda. And then 7 hours so yung working hours. O, di ba? San ka pa? And then, ayun, nagpunta ako sa agency na yon sa Emerald International Manpower Agency na which is 43,000 pesos pa lang nung papunta pa lang ako dito last year, 2018. At ngayon po parang nagtumaas na daw po. Pero okay na din kasi mas mababa pa rin siya sa kaysa sa ibang agency. At nagbigay ako ng aking passport kasi po, yun po yung iningi ni Ma'am May sa akin that time. At saka NBI sana. Pero wala pa akong NBI, kaya pumunta po ako ng show mall sa Mandaluyong kasi taga Mandaluyong po ako. At kumuha po ako doon. And then, nagka-hit po yung pangalan ko, which means, kailangan pa nilang i-review kasi baka may criminal record yung kapangalan kong yun. Kaya, nag-antay po ako ng 15 working days. Hawa ko lang po ay resibo, pina-xerox ko yun at binigay ko kay Miss May. And then, fill up ako ng application dun sa agency, which is mga ilang page lang naman yun. And nagbigay ako ng pictures kay Miss May. Tapos, nag-interview ako sa agent. Nag-interview ako ng agent through Skype, agent dito sa Cyprus. Tinanong lang naman sa akin kung bakit ko napili yung Cyprus, kung may kamag-anak ba ako dito sa Cyprus. Or ano ba yung mga previous ko na experience, kung ano ba yung gusto kong maging trabaho dito sa Cyprus. Mga ganun lang yung mga tanong nila sa akin, niya sa akin. And then, okay naman. And pagka next week nun, may isang employer na nag-interview sa akin through Skype din. So, tinawag ko na dito ako ni Miss May, halika dito at meron kang interview, kailangan on time ka kasi nga magkaiba yung oras, di ba? So, pag sinabi sa inyo ng agency ko, anong oras kayo pumunta, kailangan mga 1 hour before nandun na kayo sa agency. So, pwede naman sa nung time na yun, pwede naman pala na ibigay nyo lang yung Skype account nyo kay Miss May para siya na yung magbigay dun sa employer ng Skype account nyo. At kapag ka meron kayo sa bahay nyo na internet connection or wifi, pwede po kayo mag-usap ng employer through Skype sa bahay nyo lang kapag kamalayo kayo sa agency. Pero sa case ko po, malapit lang naman kami. Mandaluyong to Manila, malapit lang. Traffic pero nakamotor lang kami kaya dire-diretso. Dire-diretso po yung ano namin, yung travel. So, ayun. Tapos na yung interview ko. After 2 days, kinonfirm na po ng employer na kukuha niya na ako. So, dun yung JO. Bibigyan ka ni Miss May ng JO. Job order. So, nandun nakalagay sa JO yung pangalan ng employer mo, pangalan mo, yung mga task na gagawin mo, kung ano-ano yun. So, kapag nakapagpirma ka na ng job order, ng JO mo, ready for medical ka na. So, mag-prepare ka na ng pera. Hindi ko alam po sasabihin kung magkano kasi hindi ko pa alam kung magkano na ngayon. Prepare ka na ng pera para sa medical mo. Yung medical naman po ay malapit lang din sa agency sa Manila. So, madali lang. So, napagka na-fit to work ka na, ready for training ka na. So, maganda ka rin ulit ng pera para sa training. Hindi ko rin sasabihin kung magkano yung training na ngayon kasi nga tumaas na nga daw po. So, wala po akong idea kung magkano yun. Most important is
hindi ka na po mag-assessment sa test na kapag ka may experience abroad ka po. So ako, 5 years naman kasi ako sa Hong Kong. So hindi na po ako nag-assessment sa test dahil nag-ano lang, training for 10 days. Sa 10 days na yan, free food po kayo dyan, free accommodation, stay-in po kayo dyan. Pero kailangan mo pong i-surrender, isulat sa papel lahat ng ulaman ng bag na dadalhin mo sa training center. Include dyan yung pera mo, yung mga damit mo, kung ano yung mga kulay, kung ilang piraso, kung yung mga pagkain na dadalhin mo, isulat mo po dyan. Actually, meron naman silang paninda sa loob ng agency mismo. At saka magpapaalam kayo na bibili kayo sa labas, gano'n. Yun po yung mga ginagawa namin dati. So after po ng training, mag-medical. Last medical mo na yan, kasi dalawang beses sila mag-medical. Yung last na medical ay para ma-secure kung ikaw ay buntis o hindi, kung healthy ka pa rin. So, maximum 3 months lang naman po ang antayin mo para makaalis. So, kapag ka na fit to work ka na dyan sa last na medical mo at okay na lahat, pupunta ka na sa PEDUS. Tatawag ka ulit ni Miss May at magpe-PEDUS ka na, which is maganda ka ulit ng pera. Less than 100 lang naman ang magagastos mo sa PEDUS. Yeah. And then, after ng PEDUS, OWA. So, sa OWA na yan, dyan mo maisip, dyan mo malalaman kung tutuloy ba ako o hindi. So, maganda. Maganda yung OWA. Ang saya. Kasi lahat kayo na mga OFW, and dyan sa loob ng isang kwarto, mga less or more than 100 kayo dyan. Nag-share kayo ng mga experience. Tapos, kapayuan kayo kung ano yung maganda yung gawin. At yun, maganda sa OWA. Pero, paalala lang, kapag kapapunta kayo ng OWA, pagbaba nyo ng jeep, may mga magtitinda po dyan ng lagyanan ng ID, which is hindi naman po kailangan. 20 pesos that last time nung nandun ako. So, hindi naman po kailangan, kayo na lang po yung bumili para maka-menos gastos kayo. Yun. And then, after yan, waiting na po kayo ng plane ticket to fly going to Cyprus. So, huwag kayong magugulat, lalong-lalo na yung mga galing sa Hong Kong, Singapore, Taiwan. Huwag po kayong magugulat kung ano po yung madadatnan nyo dito. Kasi kakaiba po. Para sa akin, ang Hong Kong the best. Nandun lahat, transportation. Hindi ka mahirapan sa transportation. Hindi ka mahirapan sa mga grocery stores. Na pag nagbutom ka kasi saan nga po pumunta, meron kang mabibilhan. Dito po, kakaiba. Kaya huwag po kayong magugulat. Pero maganda po dito kasi tahimik po ang buhay dito sa Cyprus. Tahimik ang buhay, tsaka hindi magastos. So, required din po na magbayad tayo ng SS, PhilHealth, tsaka Pag-ibig bago tayo umalis ng bansa. So, lahat ng OFW, kailangan mo magbayad nun kasi po para rin sa atin yun na maging insured tayo. Para kung ano man yung mangyari sa atin, hindi man natin hinihingi na may mangyari sa atin masama, pero, di ba, mas better na yung insured tayo. Para may makuha tayo or yung pamilya natin. Kung ano man yung mangyari. So, ayun. Kailangan nyo kasing i-present sa kanila yung mga resibo na nakapagbayad kayo. Para na naman sa atin yun, di ba? Insurance ng mga OFW. Kapag ka nasa flight kayo, pagpaalis na kayo kinabukasan, please magpaano kayo. Magpapalit kayo ng euro kasi yung mga trolley po dito, push card, kailangan po ng 1 euro doon or 2 euro, 1 euro na i-insert mo doon sa handle bago mo siya makuha kasi naka-lock po sila. Magkakasama po sila diyan sa isang tabi. At tapos meron pong kadena na ilalak po sila para hindi po sila makuha. Kaya kailangan mo i-insert yung 1 euro para makuha mo yung isang push cart para sa mga dala-dala mo. Kasi diba, ang bigat ng mga dala-dala mo. At mabigat pa yung kalooban mo kasi yun mo yung pamilya sa Pilipinas. At ilang taon na naman kayong hindi magkikita. Oh my God. So, yun.
nakakatulong ulit ako ngayon. Have a safe flight and good luck sa mga makukuha niyong mga employers. Sana mapabait sila at sana makayanan niyo. Just pray lang po. Pray, pray, pray. Ayan, so good luck po sa inyong lahat. At huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe kapag hindi pa po kayo nakapag-subscribe. At pagpalain sana kayong buong may kapal. Mahal ko kayo.